napasailalim sa mga kamay ng mga Hapon simula noong 1942 hanggang 1945. At isa sa pinakamaituturing na brutal at malalang sumakop sa ating bansang Pilipinas. Sa kabila ng lahat, sa tulong ni General MacArthur, hindi nagtagal ang pananakop ng mga Hapones sapagkat itinupad niya ang kanyang pangako na siya ay magbabalik. Kami ang mga nasawi sa maikling panahong sinakop tayo ng mga Hapon. Ito ang maituturing na darkest moment in Tacloban City as well as in the Philippines. Bilang simbolo ng pakikipagkaibigan ng mga Hapon sa ating mga Pilipino, naitayo ang Madona of Japan kung saan narito ako ngayon nakatayo. Ang Madona of Japan ay kilala rin bilang Madona Maria Kanonat na simbolo ng pakikipagkaibigan at peace offering ng mga Hapon sa Pilipinas. Dito sa Tacloban, makikita ang Madona of Japan o kilala dati bilang Madona Memorial Park sa Magsaysay Boulevard, Kanhuraw Hill, Tacloban City Hall. Si Maria Kanon o Maria Kanonat ay kilala bilang Goddess of Peace. Kaya ito ang naisipang itayo ng mga Hapon dahil na rin sa simbolismo ni Maria Kanon. At nangangahulugang ang Pilipinas at Japan ay magkaibigan na at nasa mabuting relasyon. Bakit nga ba dito itinayo ang Madona of Japan ng mga Hapon? Sa kadahilanang dito mismo sa lugar na ito, ang camping ground ng armed forces ng Japanese. Pinaniniwalaan ng residenteng nakatira rito na kapag pumunta ka sa lugar na ito ay dapat baliktarin mo ang damit na suot mo upang hindi ka habulin o patayin ni Madona. So ito ang wishing well ng parke na ito. So kung makikita ninyo, wala na siyang tubig kasi ang wishing well na ito ay papunta doon sa taas na sinasabi dati na mayroong grotto na kung saan nagsisimula ang tubig na napupunta sa wishing well na ito. Pero kung makikita ninyo doon sa taas, wala na ang grotto ngayon. So wala nang nagsusupply ng tubig dito sa wishing well na ito. Kung mayroon tayong wishing well na sinasabi, mayroon din tayong Memorial of the Innocent Victims of Abortion. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, dito sa lugar na ito kung saan dito ina-abort ng mga ina ang kanilang manging anak kapag iniwan sila ng kanilang asawa or hindi sila pinapanindigan. Sa pag-ipos ng maraming taon, ang Madona of Japan ay unti-unti nang napapabayaan. Para bang kalimitan na lang sa mga tao ang nagpapahalaga. Kung mapapansin ninyo sa paligid, para bang magulo, hindi organisado at para bang napabayaan na ito. May mga basura ding nakakalat sa paligid na para ba itong ginawang basurahan. Napakasakit naman isipin na ang lugar na sana magbibigay at magbabalik tanaw sa atin tungkol sa pangyayaring naganap noong panahon pa ng pananakop ng mga Hapones ay tuluyan ng nakakalimutan at napapabayaan ng karamihan. Calling the attention of all youth of today's generation na please, sana bigyan natin ng halaga ang ganitong ori ng lugar para may maipakita tayo sa susunod pang henerasyon sa kung ano talaga ang naganap noong nakaraang panahon. Huwag nating hayaan na tayo mismo ang makabagong henerasyon ang sisira at maging dahilan para ang mga ganitong uri ng lugar ay tuluyan ng makalimutan.